Kine-question ang isang kongresista sa Surigao del Norte na naglaan umano ng pondo sa tatlong direhistradong NGO. Isang dating kongresista naman ng Pangasinan ang nagbigay raw ng milyong-milyong pondo para sa mga proyekto sa labas ng kanyang nasasakupan. Makibalita tayo kay Joy Segui. Kinu-question ang paggastos ng pork barrel ni dating Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas. Kalahati kasi sa 70 milyong pisong pondo noong 2012 ang umano'y napunta sa mga proyektong nasa labas ng kanyang distrito. Base sa website ng Department of Budget and Management, 10 milyong pisong financial assistance ang naibigay niya sa ikalamang distrito ng Maynila noong November 2012. Tig 100,000 piso naman ang napunta sa 50 munisipalidad ng Abra noong Disyembre din na nakaraang taon. Sa pagsisimula ng taong ito, 10 milyong piso ang ginugol daw ni Arenas sa mga proyekto sa Compostela Valley. 10 milyong piso rin ang muling napunta sa ikalamang distrito ng Maynila. Iginiit ni Arenas sa walang mali sa kanyang ginawa. Nakipagpalitan daw siya ng proyekto sa ilang kongresista na may pangangailangan din sa kanilang distrito. At the time, naghanap lang po ako ng hindi pa nakakasubmit na listing nila, and if they're willing also to match with me. Like I asked them, gusto niyo ba na ganito magpalit tayo? So three, that's Congressman Bagasing, Congresswoman Bernos, and Congresswoman Zamora Yapsay. Sa Surigao del Norte, kuno-question naman ang umano'y paglalaan ng PDAF ni 1st District Congressman Francisco Matugas sa tatlong questionableng NGO. Base sa report ng COA, aabot sa 20 milyong pisong natanggap ng tatlong grupong hindi naman daw rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Inamin ng kongresista ang pagbibigay ng pondo sa tatlong NGO, pero iginiit niya ang lehitimo mga ito. Kumpleto ako ng dokumento, mayroon certification ng implementing agency, naka-liquidate sila. Nakapagbulsa rin umano ng porsyento mula sa kawa ng bayan ang dating alkalde ng Kabuntalan, Maguindanao na si Salipongan Daglok. Mahigit 14,000 piso raw ang kanyang nasamsam mula sa perang sanay sahod ng ibang empleyado sa munisipyo. Ayon sa korte, matibay ang ebidensya laban sa dating alkalde kaya pinatawan siya ng 36 na taong pagkakakulong. Wala pang pahayag tungkol dito ang dating alkalde. Joy Segui, Nagbabalita, Pilipinas.